Hi, Jenny Babos. Ako nga pala si Jenny Gonzalez and maligayang pagbalik sa aking YouTube channel. So ngayon, ayan, nakaupo na naman ako sa aking salampuwit dahil gagawa ako ng Filipina makeup look. Dahil ngayong Agosto, pinagdiriwang natin ang buwan ng wika. So nandito naman ako sa aking silid-tulugan para mag-film, mag-video. Ano ba English Tagalog ng film? Medyo mahirap din mag mga malalalim na M&M mga English. So ayun na nga, magagawa ako ng makeup look for the Filipina makeup look. Maglalagay ako ng palamuti sa aking mga mukha para magmukhang Filipinang Pilipina. At ang challenge today is magtatagalog lang ako. Blawo mag-Taglish, mag-English, or M&M dyan ng ibang language. Ayun nga, ang challenge is Tagalog lang. So ayun na nga mga G-Rebels, simulan na natin. So, unaanin ko muna itong Aqua Moisturizer Whitening Vita. So, ayan, maglalagay lang tayo sa ating face. At pagkatapos yan, gagamit ako ng Fit Me Foundation Matte Plus Poreless na 220 Natural Beige ang kanyang shade. So ayan, maglalagay na ako sa aking face. Kagabi, ayan, nagpuyat ako kaya meron akong pimples dyan. So sa pag beblend, sa pag, ang hirap guys, sa pag beblend, basta sa pag beblend ng aking foundation, gagamitin ko lang ang aking mga daliri para mas maganda yung kanyang pagkaka-apply for me. So pataas lang. So ayan, magbibigay din ako ng mga Filipino culture, ang kinakagawian ng mga Pilipino. So, unang-una, syempre, talagang tradisyon na natin sa mga matatanda, magsabi ng po at opo, mga lalo na mga bata at gumalang sa mga nakakatanda. Ayan, for me, ayan, kailangan natin mahalin ang ating sariling bansa dahil dito tayo nagsimula. At sabi nga niyang Serizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ang malansang isla. Tama ba yun? Basta yun nga, sabi ng ating Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, Dr. Jose Rizal. So, gagawa tayo ngayon ng palamuti ng parang Filipina lang para fa-fresh lang, and then kailangan mapakita ang tradisyon ng kagandahan ng isang Pilipina. So, kapag sinabi mong Pilipina is mainhin, pero ngayon, naiiba na, syempre, iba-iba na ating generation ngayon. No judgment, but ibang-iba na talaga. Ibang-iba na ang ating kultura sa napapanahon ngayon sa ating henerasyon dahil nga sa iba't ibang mga nangyayari sa ating bansa. Di lang sa mga, of course, sa mga kabataan. Sabi ng Serisa, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya kailangan natin patunayan iyon. Diba? Kasi yun yung mga motto or kasabihan na talagang tumatatak sa atin bilang estudyante or mag-aaral na tinuturo sa atin ng ating mga guro para malaman natin ang ating mga kailangan gawin or mga nakakagawian. Maraming mga haka-haka dati na mga about sa mga pangyayari sa buhay na kailangan natin isipin at gawin para sa ikabubuti rin natin kung tama naman yung kanyang pinagsasabihin noon. Kung tama naman yung mga haka-haka, di ba? Pagkatapos ng foundation, gagamit naman ako ng Nichido na palamuti, and then ito ay ang kanyang shade Creamy Glow. So, kahit Pilipino ka, mahirap din talaga, lalo na kapag natututo ka mag-English or magsalita ng ibang mga lingwahe, parang hindi mo naman nakakalimutan yung lingwahe mo pero or yung wika mo, pero minsan nakakalimutan mo na sabihin or bigkasin yung mga language or wika na hindi mo na nagagamit sa pang-aaraw na buhay-buhay.
Pagkatapos niya, maglalagay lang ako ng palamuti sa aking kilay. Dito ako maglalagay sa dulo ng aking kilay or buntot ng aking kilay. And then, madali lang ako magkilay. Itong dulo or yung buntot lang ng aking kilay yung nilalagyan ko. And then, tapos na kaagad siya. Ibabrush ko lang siya gamit itong spoolie. Ibabrush ko lang siya gamit itong spoolie and then that's it. And then, ibubushi ko lang siya or ikakalat ko lang itong aking mga hair sa aking kilay. And then, okay na siya. So, pagkatapos ng aking kilay, gagawin ko na ang aking palamuti sa aking talukap. At ang gagawin ko lang palamuti is natural lang or simple lang, parang Pilipinang-Pilipina lang. At ang gagamitin kong kulay para sa aking dulo ng aking talukap is itong shade ng light brown. Then gagamitin ko lang tong aking middle finger para i-blend yung product. Ayan lang yung ating eyeshadow. And then maglalagay lang ako dito ng konting shimmer. At ang gagamitin kong shimmer or matingkad ng kulay ng palamuti sa aking gitna ng aking talukat is itong kulay pink. Nikokonek ko siya dito sa unahan ng aking talukat. And then i-blend ko lang siya. So, ayan, tapos na akong lagyan ng palamuti ang aking talukap. Magdadako na tayo sa paglalagay ng mascara ng Maybelline New Year. Ito is Hyper Curl na mascara nila na waterproof din. So, maglalagay lang tayo ng konting-konti lang para magmukha lang tayong natural. And then, for my eyeshadow, maganda naman siya. Gusto ko siya para sa Filipina look ko lang. Very basic lang gawin siya gamit ang iyong mga daliri. Kaya, pwedeng-pwede mo siyang gawin. Pag wala ka mga brushes, ganyan. So, mag-focus ka lang sa pag-a-apply nito o paglalagay. Diba? Ang hirap talaga mag-full Tagalog. And then, maglalagay lang ako ng konti dito sa aking kilay para magmukha siyang kalat or bushy. Ayan. And then, ayan ang aking mascara. And then, patataasin ko na siya gamit itong ang Tagalog nito. curler o pangkulot o pangkulot. Curler, pangkulot, diba? Lash curler. Ayan. And then, ayan na ang difference kapag nag-curl na tayo ng ating mga lashes. Ayan, mas maganda siya. Ayan, tatanggalin ko lang itong mga pulbo sa aking mukha para pagkatapos nito, maglalagay na tayo ng palamuti ng blush sa ating mga pisngi. Ang gagamitin kong palamuti sa aking mga pisngi is itong Vice Cosmetic in the shade Manika. And then gagamit lang ako ng sapat na brush or brush? Ang Tagalog ng brush? Basta brush. Itong bushy brush. And then maglalagay lang tayo ng very very light ng kaunting amount para magmukha lang tayong fresh. And then, i-blend lang natin. So, ito na ang ating palamuti sa aking mga pisngi. At dadako na tayo dito sa BTLA Contour Kit. At ang gagamitin ko pang contour is itong dalawang shade na ito. Or itong warm bronzer and then dark bronzer. And then, gagamit lang din ako ng brush sa pag-apply nilang dalawa. Thank you.
Dadako na tayo sa paglalagay ng pampatingkad sa ating mga mukha is itong shimmer na highlighter pa rin dito sa BTLA. Gagamitin ko lang itong daliri ko sa paglalagay ng product sa aking ilong and then dito sa aking part ng aking ilong. And then gagamit ako ng brush para mag-apply dito sa aking cheekbone. Ayan, parang Pilipina ng Pilipina na talaga ang ating palamuti sa ating mga mukha. And then maglalagay na tayo ng lip product para sa ating look for today. Maglalagay na tayo ng lip product para sa palamuti natin ngayong araw. So maglalagay muna ako ng lip pencil, itong Nichido na lip pencil. Ito yung kanyang shade, LP04 Rosette ang kanyang shade. Pagkatapos nito, gagamit ako ng Bice Cosmetics na lip product in the shade Good Vibes. Ito is Lip Bullet. And then, gagamit ako ng sapat na brush para dito. And then, magkukuha lang tayo ng amount. And then, ilalagay natin sa ating mga labi. Ayan mga Jiri Bubbles, ayusin ko lang yung aking sarili and then magbabalik ako. So ayan mga Jiri Bubbles, ito na ang gandang pinali para sa ating Filipina makeup look. Ayan na nga mga Jiri Bubbles, ito na ang ating gandang Pilipina makeup look ngayong Agosto sa ating buwan ng wika. Ayan, meron lang ako iiwan na salita na mahalin mo ang ating sariling wika dahil dito tayo nagsimula. Ayan, tatapusin ko na itong video nito. Kung nagustuhan mo ito, please give me a big thumbs up. Share this video or ipamahagi mo ito sa mga kaibigan mo na gandang Pilipina ang gusto. Ayan. Isang dalagang Pilipina. Yeah. At huwag mo rin kaliligtaan mag-subscribe sa ating YouTube channel and click notification bell para ma-notified ka sa ating videos na gagawin. At huwag mo rin kaliligtaan i-follow ako sa aking mga social media account na kalinga sa description box below. So ako nga pala si Jiri Gonzalez na nagsasabing dream, believe, and work hard to make your life success. Thank you so much for watching. God bless all. Mwah. Ganda ba? I'm fresh.